Hello guys, this is Bren again. Today for this video is ituturo ko sa inyo yung I think is pinaka basic function sa Excel na madalas ginagamit pag gumagawa ng reports na kakalculate ng data. Yan, ito yung sum. So napaka basic nito pero napaka useful sa isang report. So, ang sum function ay ginagamit kapag kinukuha nyo yung total ng data na gusto nyo kunin yung total, no? Dito sa makita nyo sa screen ko ay may nakita ay may pinipare na akong data. Prepare ko ng data na example, no? Simple example is yan, fruits, tapos yan, store, warehouse, yan. So, itong data na to is parang example ko is pag kunwari for example may tindahan kayo ganyan, may pwede nyong gamitin tong formula na to pag kinocompute nyo yung yan total ng items yun na nasa store or nasa warehouse. Yan, napaka useful ng formula na to. So dito meron akong tatlong yan, sales, which is the yung total fruits quantity in store, warehouse, and store in dejected fruits. Yan. So, naglagay ako ng ganyan kasi papakita ko sa inyo kung paano gamitin yung sum function ng iba't ibang way. Yan. Nga pala guys, no, itong ano na to, video nito is basic tutorial lang naman sa mga basic function sa sum function. So kung kayo expert na kayo or alam niyo na talaga itong function na to or ginagamit niyo na lagi, you can skip or you can watch, baka meron pa kayong matutunan na iba pa. So as a accountant ako, ginagamit ko itong sum function ng maraming beses pag nagka-calculate ako ng data. So, start na tayo, no? Let's go. So, the basic way na gamitin yung sum function is ganito. Dito sa Excel, meron yan. Sa ribbon nyo, meron mga different tabs yan. So, click nyo lang yung formulas. Yan. AutoSum. Click nyo lang si AutoSum, then ayan na. Gaganyan na siya. So, napakadali, di ba? So, yan ang dito. Since ang kukunin natin is fruits quantity na nasa store. So, yan na. Yan na yung total niya. Napakadali, di ba? So, next naman is, yan. So, ito naman. Sunod naman ng way is ganito. Dito naman tayo. Dito sa warehouse. So, click nyo, ay tatype nyo lang yung sum. Yan, sum. Then, drag nyo lang yung mga data na ipag-a-add nyo. Yan. Yan. Diba? So, napakadali. So, isa pang way na gamitin tong sum is yung ganitong paraan. Kasi minsan, hindi nyo pwedeng gamitin yung auto-sum. Kasi yung auto-sum, for example, diba ginamit dito natin yung auto-sum. Ang auto-sum is, pag kinlik nyo, is yung column lang na datas ang i-a-add nya. Unless i-drag nyo yung, ano, yung pinaka-formula, yung cells na sakop yung formula. For example, ito. Yan. So, ito lang yung ano nya. Yan. Unless, kung pwede mo namang i-drag. Ayan. Drag. Diba? I-drag mo. Eh, sorry. Yan. Yan. Pwede mong i-drag para isam niya lahat. So, pag ganyan yan, tinanong kayo. Total quantity of fruits of store, in store, and in warehouse. So, ito yung total. Diba? Napaka useful. So, yung ito rin naman, pwede nyo rin gawin yun. Yan, ganyan, sum. Yan, tapos yan. Yan, diba? Ganun din. So, different way. So,
hindi laging ano, hindi laging pwedeng ganoon kasi for example, ito katulad dito, ang hinihingi sa inyo is total fruits ng store dito tapos ng rejected fruits. So nandito yung data. So hindi nyo pwede i-drag yung pinaka cells or yung formula cell na nasasakop kasi masasakop din to. So bigyan ko example ha. Yan, bibigyan ko ng example. So, for example, ito, hinihingi yung total ng quantity na nasa store tapos i-add daw yung rejected fruit. So, hindi pwede yung gaganto ninyo. Yung idadrag nyo kasama to. Diba? Hindi nyo pwede yan. Kasi mamali yung magiging ano nyo, total. Kasi masasama yung total o yung data na nandito. So, hindi pwede ganun. So, another way to use sum is ganito. So, yan. Natin, bring na natin yan. Yan, equals sum, then pwede nyong i-drag muna to, then comma, yan, comma, then click nyo ito. Yan, napakadali lang. So, isang way din yon para gamitin yung sum function sa Excel. Napaka-useful yung ganung way kapag yung data mo is hiwa-hiwalay. For example, dito, sasabihin dito sa total of fruits, quantity in store, and rejected fruits, quantity, and add the grapes in the warehouse. So, gagawin mo lang. Yan. Diba? So, yun. Yun yung way na gagamitin mo kapag ganun yung hinihingi sa iyo na ano na data. Pero kung mga simple lang na i-add mo ng ganito, naka-vertical, pwede rin pala guys, zero cent na. Yan na. So, yan na. Yan na. Yan. So, vertical, horizontal. So, you can use na lang na yung drag or kung marunong kayo ng mga shortcut keys, pwede yung shift arrow. Yan. Pwede nyo gagamitin. Yeah, pwede nyo gamitin shift arrow guys. For example, ayan, sum. Then, ano nyo, i-click nyo muna yung 3 to 3. Kung for example, masyadong marami yung ano, no, yung data. So, for example, 100 data. Siyempre, alangang i-drag nyo ng ganyan yan. Ginagamit yung kamay. Yan, yung gamit ng kamay nyo. So, medyo ano siya, medyo mamaya mabitawan yung mahirap. So, ang pwede nyong gawin are click muna kayo ng isang cell. Tapos, pindutin nyo lang yung shift. Yan, shift. Tapos, i-arrow nyo lang. Or, kung saan nyo gusto papuntayin yung ano na yan, formula na yan. Sakap ng formula, yan. Arrow down, yan. Pinipindut ko is arrow down. Yan. So, ganyan din. So, pwede rin na ganito guys, for example, ang data nyo is 1,000, yan. For example, ito, copy ko to dito ah, para may sample lang tayo. Yan, copy. Cancel ko to. Yan, sample ko lang to ah. For example, ito, marami. Marami yan, marami. Yan. Pwede nyong gawin is sum tapos click lang kayo ng dalawang anong cell. Tapos i-edit nyo lang tong una. Yan, palitan nyo. San ba yung una? Ito, 'di ba? Ano ba 'to? L, yan L tapos 5. So L5. Yan, kinlik ko lang yung L5 guys, no? Pwedeng para mas madali. Kasi for example, meron kayong mga datas na abot ng 1,000 na tatamad kayong mag-drag, matatamad kayong mag-shift na ano, shift arrow. So, pwede nyo lang gumitin is click lang kayo ng dalawang arrow. Ay, dalawang ano, for example, yan. Yan, sabi ko.
click lang kayo ng dalawang row, ay drag lang kayo ng dalawang row, tapos ang i-edit nyo lang is yung dito, yung sa left side, is yung umpisa na cells na pag na i-add nyo. Yan. So, dito is L5. L5. Then, yung pinaka-last is L20. So, pwede nyo rin i-edit yan kung hindi ito yung pinaka-last nyo na cell na pagkukunin ng data na i-add nyo. So, yun guys. Yun lang yung sum function. Napaka-basic na ito. So, kung sana natuto kayo, kahit napaka-basic pero napaka-useful ng function na to, at magagamit nyo talaga to sa trabaho, sa pag-aaral, pag may gumagawa kayo ng mga reports, lalo na sa thesis, di ba? Or sa FS, yan, magagamit nyo itong sum function. So, thank you for watching guys. Sana nod pa kayo dito, follow nyo lang page ko para makapanood pa kayo ng maraming ganito, maraming tips sa Excel or sa iba't ibang bagay. Maraming salamat.